Isa na naman po mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagsama sa aming bumaybay sa landas ng pag-asa. Ngayon pong araw ng Sabado, atin pong pagninilayan ang mabuting balita. Samahan po ninyo akong basahin ito at pagnilayan at pagdasalan natin ang sama-sama. Ang atin pong mabuting balita ay hango kay San Juan chapter 6 verses 60 to 69. Mga salitang tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi. Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buwat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula noo'y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Maraming maraming salamat mga kapatid. Marahil po, nagtataka kayo kung bakit ito ang suot ko. Alam niyo po, galing lang po ako sa isang meeting. Nung paglabas ko ng kwarto na ito po yung aking suot, ako po'y tinanong ng aking anak, saan ang punta mo? Alam naman niyang restricted po at limited yung ating mga movements sa panahon ngayon. Kaya yung tanong na saan ang punta mo, alam naman niyang pupunta ako dito sa aking maliit na opisina para mag-record or magsalita or umattend ng meeting. Pero bagay na bagay po yung tanong na yun. Saan ang punta mo? Saan ang lakad mo, kapatid? Kanino ka tutungo? Marami po sa atin ang dahil sa pandemya at ng dahil sa restrictions ay nalito. Sumisigaw ang mundo kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat sundin, kung kanino dapat makinig. Pero katulad po sa mabuting balita, alam po natin kung sino at ano ang ating patutunguhan. Ang pupuntahan po natin ay yung Panginoon na nagbibigay buhay, yung Panginoon na patuloy na nagmamahal, patuloy na nagpapatawad, patuloy na yumayakap sa atin. Kaya yung tanong na saan ang punta mo, may iba pa bang dapat puntahan? Kasi na kay Kristo na ang lahat ng ating hinahanap. Opo, kahit marami tayong pinagdadaanan, kahit masakit, kahit pagminsan nakakaligaw at hindi natin alam kung saan yung biyahe, makakatiyak tayo. Makakatiyak po tayo na kung ang tutunguin at kung ang ating pupuntahan lamang ay si Jesus, hinding-hindi tayo magkukulang. Marami ang tatalikod dahil mahihirapan. Marami ang aalis dahil hindi maintindihan ang katuruan ng Panginoon. Pero tayo mga nagpipilit na magnilay, tayo na nagpipilit na intindihin at nag-aantay ng biyaya para makaintindi. Alam natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo kay Kristo. Maraming maraming salamat mga kapatid sa pagsama muli sa aming baybayin ang landas ng pag-asa. Kung kayo po ay nabiyayaan ang mensaheng ito, akin po kayong inaanyayahan na i-like at i-share yung page na ito to your friends para man din po sila ay makinabang at marinig din nila ang mabuting balita sa araw na ito. At tinitiyak ko sa inyo, kakausapin din po sila ng Panginoon tulad ng pakikipag-usap niya sa atin ngayon. Maraming maraming salamat po at happy Sabado.